Hello. Hey. So hey, what's up guys? Welcome back again to my channel. So ayun nga, once again, I am again Yellow here again to reproduce mga surveying na mga camera. Yeah, what's up? So, ano nga ba? Bakit na naman ako nag-vlog? Oh my god, ba't nandita na naman siya? Ano ba? Alis ka na! Char. So, kung mapapansin mo sa mga vlogs ko is parang ang weird, but ang random. So, yun. So, guys, first and foremost, is kaya may mga videos ako na ganito is because I am vlogging for my finals. Yes, you heard it. Patapos na ako, guys. Ito na, last na, patapos na, ubos na, konti na lang. So, isasagot ko ilan sa mga tanong about sa surveying. Today, we are going through the surveying. One. Mali. One. Ayun. So, bali today, we are going to go through some of the questions na pwede masagot after kung matutunan, ma-experience, magkuha ng knowledge, ng wisdom through surveying. Sa mga hindi nanonood ng mga vlogs ko at hindi alam kung ano talaga ang course ko, I am from an architecture department here in the De La Salle University, Dasmariñas. Wow, so shock. So ano nga ba ang plain surveying? So according to the dictionary, plain surveying is the surveying of area of limited size, making no corrections for the Earth's curvature. Ayun. So, bale, ano yung plain surveying based sa natutunan ko sa subject na to? So, ang plain surveying para sa akin is considering the Earth na flat na lang siya. And because of that, nagkakaroon ng certain limits ang distance and yung area based on yun nga, hindi natin kinoconsider yung Earth as a sphere. A spheroid. Spheroid, girl, utak. Yun. So, bale, hindi natin kinoconsider ang Earth as a spheroid, but rather, kinoconsider natin yung plane ng Earth as flat. Therefore, considering it as plain surveying. Wow! Knowledge! So, dahil dun, ano yung mga natutunan ko during this subject? Well, may three things ako natutunan during mga times na nagpa-plain surveying kami until nag-pandemic. Sad. Ayun. So, bale, unang-una is that plain surveying is really essential. Ayun. Kasi, naalala niyo yung mga araw ng mga K-12 and high school days, ng mga tipo naman sinasabi natin na, ano ba yan, tomat na to, hindi naman natin to magagamit sa toong buhay. Well, magagamit talaga to. Eventually, dito sa plain surveying, hindi lang siya tungkol sa mismong flat area, but rather kung paano mo i-measure siya based on ginagamit mo yung mga areas, trigonometry, and such, para mahanap mo yung area. So, basically, essential siya, especially sa course namin. Yun yung isa sa mga things na na-learn ko during the subject. Number two, so dahil sa plain surveying, it allows you to measure something out of nothing. So, imagine mo yun. For example, kagaya ng ginawa namin ng mga laboratory namin, kung saan nasa field kami ng La Salle, diba? Ang laki-laki. Maisip mo, hala, ang laki nito, paano yung i-measure to? Ano to? Paano? Diba? Diyan po mapasok ang plain surveying. Dito mo malalaman na pwede mo pala sukatin na out na may reach or for example may certain area na hindi mo ma-calculate mga ganun, makukuha mo siya through the importance of plain surveying. And last but not the least, number 3. That can actually be fun. Kasi kung mapapansin mo, is ang dami-dami sa atin is parang naboboard na lang sa math. Ano to? Ba't ang boring? Sige, upo na lang, calculate. Yes, chuchunes. Pero, pwede siya maging masaya. One of the examples is, nagla-lab kami. Natutuwa actually kami sa pagme-measure sa field, sa paggamit ng mga instruments.
almost every lab class, natutuwa kami. Parang na-excite kami, na-hype kami. Ano kaya magagawa natin this time? Oh my God, ano kaya mangyayari next class? At the same time, makaka-apply mo yung math sa totoong buhay. In reality, which is akala natin di natin magagamit. Kasi usually, nakikita lang natin ang math is sa mga textbooks and sa mga problem solving lang natin. Ayun, so bali, and last but not the least, we will ask the question, is surveying important part sa mga Archie students? Well, very, very much important to para sa amin, mga Archie students. Bakit? Well, in reality, in terms of reality, hindi naman palaging binibigay ang lote. For example, sa amin, hindi talaga binibigay yung lote na agad-agad. Usually, nagsistart yan sa blank canvas. Kailangan mag-start ka from the start. So, in order to be able to measure up the land, yung mga areas, syempre hindi, yung lote, pwedeng may chances na hindi siya diretso na line lang. Parang naka-triangle siya na hindi siya isosceles. May chances na ganun ang lote. Hindi palaging diretso ang lote. And sometimes, mayroon mga clients na nagpapagawa ng building sa mismong bundok. Mga ganun. Paano namin isosolve? Eh di, pwede natin gamitin ilan sa mga lab experience na ginamit namin, such as yung pag-measure gamit ng slope. Madaming mga ways na para makapag-measure. And that is isa sa mga importante at mga basics na kailangan matutunan ng isang Archie student. Not only that, in terms of, ano, not only in terms of reality, but it also helped us in our way of de-stressing ourselves during the college life. Kung mapapansin nyo, madami ako fina-flash dito ng mga screens na mga gawa-gawa namin during plane surveying na lab namin. Hindi lang siya lecture na nasa classroom lang kami, but also lumalabas kami sa field and nagme-measure talaga at gumagamit talaga yung mga instruments na talagang kailangan namin. Yun! Ayun, so dahil doon, na-excite kami kasi every week may gagawin kaming bago at makakapag-measure kami ng different ways kung paano and which excites us talaga. Yung to the point na halos every week every week meron kaming film ng mga ginagawa namin and that is yung mga pinapakita ko ngayon. Which is very exciting para sa amin kasi bihira lang kami lumalabas talaga ng classroom para gumawa ng lab and this is the opportunity to take it. So ayun guys, yun yung mga ilan sa mga tanong at mga ilan sa mga very crucial na mga tanong para sa aking final exam ng plane surveying para makatapos na ulit ang aming second year. Thank you very much for watching my channel. And like and subscribe for more informative vlogs kagaya nito. Or if gusto nyo lang na mga random vlogs, dito lang kayo mag-subscribe. And sa mga aspiring Archie students na nandyan, alam nyo na, plane surveying is your friend and math is fun. See you around.